Dapat ang mawalan ng Facebook page dito, itong si Maharlika, kasi grabe talaga eh. Wala ang tama sa sinasabi po nito. Lahat po may tama sa utak. Ang maniniwala na lamang sa sinasabi po nitong si Maharlika. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 7, 2023. Nashock ang mga tagahanga po nitong si Rendon Labrador dahil inannounce niya po sa kanyang Instagram na wala na po ang kanyang Facebook page ngayong tanghali po, September 7, 2023. 23. Totoo kaya ito? Hindi ko po alam. Pero sa mga nakalipas na panahon, marami naman po tayong napatunayan na mga personalidad na nawala po ang kanilang Facebook page. Una po dyan, ang doktor na si Yumol. Nung siya po ay pumaslang ng tatlong katao, kinabukasan, tinakedown po ng Facebook ang kanyang page. Ito pong si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang isang page pa, tinakedown na rin po ng Facebook. Maybe dahil po ito sa impluensya ng US government, dahil nga po itong si Apollo Kibuloy ay kumakaharap po sa samot-saring kaso sa Estados Unidos. Pero ito pong kay Rendon Labrador, nakakapagtaka sapagkat siya naman ay hari ng meme. Ika nga, hari po ng mga pagpuna sa iba't ibang personalidad. Wala po itong sinasanto, pero wala po itong binibitawang mga salita na talagang katumbas ng katulad po ng mga binibitawang salita nitong si Claire Eden Contreras na maaaring paglabag sa community guidelines po ng Facebook. Pero bakit nananatili itong si Maharlika sa kanyang Facebook page? Hindi ko alam ano. Pero prior to this mga tol, itong si Rendon Labrador na permanently banned din po ito sa TikTok. Ako personally, ang experience ko po ang TikTok, kaya naman naniniwala ako na kapag ka hindi ka nagsalita ng maayos po doon, mababan ka talaga sa TikTok dahil nangyari po sa akin yan. Baka ganun din po yung nangyari dito kay Rendon Labrador. Pero ang nakakapagtaka lamang, bakit pati Facebook page niya nadali? Samantala kung ikukumpara po natin ang mga pananalitang binibitawan ng dalawa, di hamak po na mas mapanirang puri ang mga salitang ginagawa nitong si Claire Eden Contreras or Maharlika kaysa po dito kay Rendon Labrador. Pag-uusapan po natin ang viral na balita po na ito, chismis muna tayo sa showbiz, pero related pa rin sa pagsuporta natin ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi bakit ba si Rendon Labrador natanggal ang page samantala yung isang anti-Marcos na walang ginawa kung hindi manira ng manira sa ating Pangulo at First Family inananatili ang Facebook page sa kasalukuyan. Sana nga lahat ng page ni Maharlika i-takedown, grabe. Ay, hindi po takedown yung page ni Maharlika, ang tinakedown pong page kay Rendon Labrador. Ngayon, bakit yung page ni Rendon Labrador na takedown samantala mas masawol ang mga sinasabi nitong si Maharlika na nanatili ang kanyang page? Ito pong balita na pag-uusapan po natin ay hindi po usaping politika, pero pwede po natin i-relate ito sa page ni Maharlika kasi nakakapagtaka talaga na itong si Maharlika samot-saring kasinungalingan, paninirang puri ang ginagawa sa ating Pangulo at First Family at kung sino-sino pang individual, pero nananatili po ang kanyang page. Samantalang itong si Rendon Labrador ay nambuburakot lang naman ito sa mga politikos, mga personalidad na kilala at kung ano-ano pang mga issue sa lipunan sinasakyan po nito. Ang bansag niya po nga sa kanyang sarili ay motivational speaker po siya. O, ano po ang nangyari dito po sa page nitong si Rendon Labrador? Ito pong kami.com.ph Facebook page ay nag-post 2 hours ago hinggil po sa nangyari dito po kay Rendon Labrador Facebook page. Binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Humingi ng pasensya sa kanyang mga taga-suporta si Rendon Labrador sa pagkawala ng kanyang Facebook. Maging siya, anya, ay di makapaniwala at nagulat din. Ito po yung mga partikular na pahayag nitong si Rendon Labrador. At by the way, ito po siya sa mga hindi po nakakakilala. Dahil hindi naman po tayo mahilig sa showbiz, si Rendon Labrador po ay isang motivational speaker. Ito po ay mahilig mambara sa mga taong makikitid ang pag-iisip. In fact, nakakatuwa nga dito kay Rendon Labrador sapagkat yung mga umaasa palagi sa gobyerno, binabara niya. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi ng walang katotohanan na ang Pangulo daw po natin ay nangako para ibaba ng 20 piso kada kilo ang bigas, binara po nitong si Rendon Labrador. Ang sabi niya, magtrabaho kayo, hindi yung puro asa sa gobyerno. Ang masakit, hindi yata pumanig sa kanya ang pagkakataon sapagkat sa kasalukuyan, ito na nga po yung naging post niya. Kanina, as of today,
at 12 noon, September 7, 2023, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Official statement will be uploaded in his YouTube channel soon. At ito pa po, sabi niya, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Sa aking pagkakaalam, milyon po ang followers nitong si Rendon Labrador sa Facebook. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpadala ng mga mensahe ngayon. Upload ko ang official statement sa aking YT account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Hashtag stay motivated. Masakit na katotohanan po ito, mga tol, kasi hindi maikakaila na ang kinikita po ng Facebook page po nitong si Rendon Labrador ay significant. Malaking halaga po ang earnings po niya dyan monthly at para po siyang nawala ng isang kabuhayan sa pangyayari po na yan. Katulad po ng pangkaraniwang vlogger, kumikita po kami dito sa Facebook page. Kaya kapag ka nawala po ang Facebook page namin, ang laking dagok po nito sa amin. Ngunit may mga tao talaga na dapat mawala ang Facebook. And I do not believe na itong si Rendon Labrador dapat mawala ang Facebook. Ang meron mang dapat mawala ang Facebook sa kasalukuyan, walang iba kung hindi itong si Claire Eden Contreras or Maharlika. Yan. Grabe ang paninira nitong si Maharlika sa ating Pangulo. Sa ating pagkakaalam, bagamat hindi ko po binabasa ang mga post nito at pinanonood ang mga video niya, may nagparating po sa atin na pinagmumumura daw po nitong si Maharlika ang ating First Lady at dinamay pa ang First Family. Nakalulungkot, di ba, na merong isang taga-Estados Unidos na hindi naman Pilipino national, nagpapanggap na maka-Pilipino, nagpapanggap na mahal ang bayan, nagpapanggap na mahal ang mga kapwa natin Pilipino, pero sa katotohanan, siya po ay balakid sa pag-unlad nating mga Pilipino at ng ating bansa. Bakit balakid? Kasi puro kasinungalingan ang sinasabi po nito sa kanyang mga pages at YouTube channel. Instead na ipakalat po ang mga mabubuting ginagawa po ng ating kasalukuyang gobyerno, puro kasinungalingan at paninira lamang, gawagawang kwento ang kanyang tinatapik sa kanyang page at channel. Ginagamit niya po ang Facebook at YouTube channel para po ipakalat ang mga maling impormasyon higit sa lahat para pagkakitaan ito. Tapos ganito pa ang nangyari. Yung sa kanya nananatili na may presensya sa Facebook, samantala itong si Rendon Labrador na kung tutuusin nagre-real talk lamang sa mga pasaway, sa mga palalo, sa mga tamad, pero siya pa ang tinanggalan po ng presensya sa Facebook. Nasaan ang hustisya? Ika nga. Ngunit wala tayong magagawa. Hindi natin alam kung ano talaga ang katotohanan sa likod po ng pagkakatanggal ng page nitong si Rendon Labrador. Pero alam naman po natin, particular bilang isang vlogger, na meron pong community guidelines na dapat sinusunod sa Facebook at sa iba pang mga socials. Alam nyo naman, kapag ka hindi mo po sinunod ito, mauuwi po ito sa restriction o sa terminations ng iyong social account in this particular topic sa Facebook page. Makamakailan lamang nagbabala itong si Rendon Labrador na nanganganib po ang kanyang Facebook at ganito na nga po ang nangyari. Pero kung palalawakin pa natin ang ating imahinasyon dito, baka naman cloud chasing lang ito, ha, Rendon Labrador. Sana hindi mo ginaganyan ang iyong mga manonood at iyong mga tagahanga. Sapagkat kung ito ay para lamang pag-usapan ka, hindi yan makatuwiran sapagkat sikat ka na eh. Ano, hindi ko sinasabing ginawa mo yan, pero may mga pagkakataon katulad ng mga vlogger na ilan po dyan sa tabi-tabi na gumagawa ng issue. Pero sa totoo lang, lahat po scripted para lamang makakuha po sila ng attention ng public at panoorin po ang kanilang mga video at tangkilikin ang kanilang mga pages at channel at iba pang mga social media accounts. Sana walang ganoong pagkakataon kasi pwede po nating i-permanently delete o temporary delete ang ating page at ito po ay hindi na makikita pansamantala sa publiko. Kapag ang isang page ay tinemporary delete mo, you have the option to reactivate automatically the same within 7 days. Or pwede ka rin mag-permanently delete nang may options ka pa to reactivate the same within 30 days. Kapag ka lumagpas ang 30 days,
At talagang hindi na nag-reappear ito pong Facebook page nitong si Rendon Labrador, eh talagang tinira po siya ni Facebook. Pero aantayin pa po natin ang pagkakataon na yan kasi sa lahat naman ng mga nangyayari dito sa Facebook, even sa YouTube, meron pong opportunity ang content creator na i-appeal yung naging kaparusahan po ng Facebook sa creator. At ako nga, nagkaroon ako ng mga previous violations na restrict yung aking account. Even na demonetize po ito, pero inilaban ko po ito sa Facebook. Nag-file po ako ng appeal at salamat sa Diyos at kinatigan po ako ng Facebook at naibalik po yung monetization. At lately lamang, naka-receive po ako ng panibagong pag-aproba sa akin ng Facebook. Dahil nung nakaraang araw, nagbiro ako sa mga didishit. Sinabi ko na ganito, ganyan. Hindi ko nababanggitin yung particular na statement. Ano? Pabiro ko lamang sinabi yung pero minasama ni Facebook at tinakedown yung aking post in violation po sa community standards. Na-plug po yung aking main profile at sinasabi na warning na ito. Pero ginawa ko, nag-appeal ako. And sinabi ko po doon sa appeal ko na na-misunderstood po ni Facebook at nagjo-joke lamang po ako. After a couple of minutes, pumanig po sa akin ng Facebook at muli niya pong ni-restore yung aking magandang profile. Meron na pong tinatawag na profile recommended or page recommended. Sana ganun lamang ang nangyari dito kay Rendon Labrador. Kasi this is very unfair. Ibabalik ko lamang si Maharlika ang dapat matanggalan ng Facebook page. Hindi itong si Rendon Labrador. Do you agree ba sa akin mga tol? Dapat ang mawalan ng Facebook page dito, itong si Maharlika kasi grabe talaga eh. Walang tama sa sinasabi po nito. Lahat po may tama sa utak. Ang maniniwala na lamang sa sinasabi po nitong si Maharlika. Pero ganun pa man, nananatili po ang kanyang presensya dito sa social media, in particular sa channel po niya sa YouTube at saka dito po sa page niya sa Facebook. Kaya sana, kung ginawa ng mga sinasabi kasi dito, minas report daw po ang page nitong si Rendon Labrador. Hindi ako naniniwala na mamas report ito eh. Kasi alam nyo, kahit i-mas report po iyan, hindi naman automatically by mass reporting, mababagsak na yung page nitong si Rendon Labrador. Itong si Maharlika, I believe maraming nagmamas report dito. Sa akin, napakarami ding nagmamas report. Pero bakit hindi naman natin take down yung aking page? Let us wait kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero hoping ako na para naman ito kay Rendon Labrador, sana ma-restore ang kanyang Facebook page. Dahil para sa akin, siya po ay makatuwiran lamang most of the time. Real talker lang ito si Rendon Labrador. Kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi niya, baka marahil gawain ninyo yung sinasabi niyang katamaran, palaasa, o kung ano-ano pang mga pananalita na kanyang binibitawan kapag hindi po maganda ang ginagawa ng isang tao. Samantala itong si Maharlika, inuulit ko, puro kasinungalingan. At ngayon, meron pang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Inuulit ko lamang at pinapaalala ko sa lahat, hindi po ito fake news, kinontent na nga po ito ni Atty. Libayan, na itong si Maharlika ay kumakaharap po ito sa kasong cyber libel na may kaparusahan na pagkakakulong. Siya po ay wanted sa batas. Pero syempre, nasa Amerika po siya, kaya imposible na siya ay maaresto doon. Kaya ang mahalaga lamang para sa akin, meron siyang pending case dito sa Pilipinas at hindi siya makakauwi dito sa Pilipinas. Parang napakasakit naman noon para sa isang Pilipino, ano? Pilipino ka, tapos ang mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, nandito rin sa Pilipinas, gusto mong umuwi, pero hindi ka makauwi dahil meron kang kaso. Ngayon, kung sinasabi nitong si Maharlika na wala yung kaso na yan, umuwi na lamang siya. Patunayan niya na lamang na walang jurisdiction ang Pilipinas sa kanya at harapin niya muna ang kanyang kaso. After all, kapag ka umuwi siya rito, malilinis ang kanyang pangalan. Pero syempre, may proseso siyang pagdadaanan. Aresto muna, piyansa, bago paglilitis. Ganun po yan, mga tol. Maraming salamat. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, sana matake down din ang page nitong si Maharlika.